Ang amoy ko nga sa kanya parang amoy bulaklak. Parang feeling ko kapag ipinakalit ito sa mukha ng may oily skin, titigyawatin. Ilalagay ko yung isang product na nabili ko sa aking giveaway box! Hi mga beshiwabs! This is Weng and welcome to my YouTube channel! So, mag-product review naman tayo kasi medyo nalilimutan ko na kung paano mag-product review. Ayun na nga, kasi wala na nga akong ginawa kundi mag-upload ng mga how-to DIY char-char-char. Ayan, kasi diba marami naman talaga mga tao na can't afford to buy ng mga mamahaling skincare product. Ayan, so kung kilala nyo ako, mahilig ako sa aloe vera. Yes, kasi talagang matagal lang akong gumagamit ng aloe vera gel. Hindi nyo lang nakikita sa video ko kasi parang feeling ko, marami na naman kasing nagre-review nun. So, bakit i-review ko pa? Sa sobrang kahiligan ko sa aloe vera, sa totoo lang, nagtanim talaga ako ng aloe vera. Marami akong aloe vera dun sa harap ng bahay namin. Kaya lang kasi, nung lumago na siya, medyo naaawa ako dun sa aloe vera. Naaawa akong putulin kasi diba, halaman niyan may buhay yan. Nasasaktan yan pag pinuputol. Kaya ayun, medyo inaya ko na lang siyang lumaki dun. Total, may pambili naman tayo kahit papano pag sweldo at buy one take one naman. Yes, buy one take one kung nabili yung mga sasabihin ko sa inyo ngayong araw. Kaya bumili na ako. So dahil mahilig ako sa aloe vera gel, lagi akong may ganito. Siguro sa lahat ng aloe vera gel na natry ko, ang pinaka nakasundo ko ay yung aloe vera gel ng The Face Shop. Parang feeling ko ito yung pinakamaganda sa lahat ng natry ko. Marami na akong natry. Nakapag-try na ako ng Nature Republic, ng Lux Organics, pati ng Mumuso. Pero so far, ito yung pinakamaganda na natry ko. Yung sa The Face Shop. And nabili ko lang to ng buy one take one, so 250 dalawa. So favorite na favorite ko to. So nag buy one take one uli sila at ito naman yung nabili kong pinaka latest. Ito medyo sikat to ngayon. This one is JEJU Aloe Ice. Ayan, ng The Face Shop. Kung di ako nagkakamili, 285 to pag isa mong binili. Pero dahil buy one take one, nabili ko ng dalawa sila, 285. Okay, so what is the difference between the regular aloe vera gel and JEJU Aloe Ice? So, I know you are familiar with this aloe vera gel kasi kamukha lang din talaga siya ng aloe vera na ang kanyang yung laman ay parang watery na parang aloe vera at medyo amoy aloe vera siya na medyo may amoy na konting parang artificial na fragrance. Ayan. So, ginagamit ko to as my regular lotion ngayong buong summer kasi ang init ng panahon. What I like about this, ito kasi ay watery. So, kapag in-apply mo siya sa balat, madali siyang ma-absorb ng skin mo at perfect siya para sa mainit na panahon. Mas maganda kung ilalagay mo to sa ref kasi mas malamig siya at mas masarap ilagay. Pero yun na nga, dahil nga na-curious ako dito and curiosity can kill. So, bumili na talaga ako kahit hindi ko siya kailangan. Actually, ang dami-dami kong aloe vera gel dito. Meron pa akong tatlo. So, ito ay JEJU Aloe Ice. It contains aloe extract from JEJU. So, walang nakalagay dito kung ilang percent. Walang nakalagay dito sa likod ay medyo Korean at tinatamad na akong magbasa. So, itong JEJU Aloe Refreshing Soothing Gel, I believe, ay para rin din naman siyang ganito. Aloe vera gel. Siguro meron lang siyang mga ibang ingredients kung bakit medyo kakaiba siya kaysa dito. So, buksan na natin. Huwag na natin uriratin kung ano pa yung ingredients na to. Kasi yung function nila ay pareho lang naman. So, this is Refreshing Soothing Gel. Yun nga lang ang pagkakaiba nilang dalawa, ito ay kulay puti. So, ngayon, siya ay parang siyang crush ice. Okay, parang siyang crush ice. Ayan, anihin na natin. Okay, dahil galing siya ng freezer. Yes, parang siyang gatas. Parang yung gatas ng halo-halo na ang sarap kainin. Pero hindi mo siya pwedeng kainin dahil aloe vera nga siya. So, kapag nilagay mo siya sa fridge or sa tawag dito, sa freezer, ayan, mag-yellow siya. Pero hindi siya totally titigas na parang yelo. Alam niyo yung ice candy, masarap. Merong mga mahusay gagawa ng ice candy, yung kahit na nagyayelo, malambot, parang ganon. Okay, so ito ay mas mabangong dihamak kesa dito. Kung mahilig kayo sa mababangong ipapahid sa balat nyo, okay, I highly recommend this one na medyo malamig. Ayan. So, ayun, mabango siya.
Ang amoy ko nga sa kanya parang amoy bulaklak. Hindi katulad nito na para talagang hint ng aloe vera. Ito parang flowery na yung kanyang scent. Ayan, so i-apply natin to sa skin natin. So ito naman ay madaling matunaw. Ayan, kapag i-apply mo sa skin mo yan, madali naman siyang matunaw. Ayan, yan. Watery rin siya kapag in-apply mo. Diba, ang bilis lang niyang matunaw. Maganda kasi dito dahil pwede siyang ilagay sa freezer. Mas ano siya, mas malamig siya. Pero, kung ilalagay mo rin naman to sa fridge, kahit dun sa baba lang, hindi naman nagkakalayo din yung lamig. Yun nga lang talaga, mas malamig. Siyempre, galing sa freezer, natural, yellow to eh. Ayan. So, mapapansin nyo, ayan, mas mabasa-basa siya kasi mas marami kong nalagay. Basahan, please! Ayan, so medyo binawasan natin yung nilagay ko. So, anong pagkakaiba between the two? Bukod sa ito ay clear in color at ito ay white, at ito ay hindi yata ito pwedeng ilagay sa rep. Kasi talagang pag nilagay mo sa rep, paano mo palalabasin eh naka-tube ito? Ito, pwede mong ilagay sa freezer, mag-yellow siya, and masarap siya sa balat. Mas mabango, at eto pa. Okay? Kung ikukumpara mo yung dalawa, mas nakaka-moisturize etong JEJU Aloe Eyes. So, kung meron kayong super dry skin, yung talagang dry yung balat nyo, yung talagang pag kinamot mo namumuti, okay? Pwede mo itong gamitin parang pang lotion. Ayan. So, eto pa yung pagkakaiba nilang dalawa. Eto medyo watery. Eto watery din. Pero ito kasi pag in-apply mo sa balat, mas madaling ma-absorb and hindi mo mararamdaman na para talagang yung parang madulas, na para kang nag-lotion. Eto ang effect niya, para kang nag-lotion. Yung lotion, di ba, parang madulas siya sa balat. So, kung hindi ka mahilig sa ganung klaseng feeling na medyo madulas siya sa balat, hindi kayo magkakasundo nito. Okay? Eto, malamig kapag unang pahit, pero parang feeling ko pag tumatagal, medyo mas mainit siya as compared to this one. Kasi nga, parang ano to, parang ang lotion. Mas madulas siya sa balat. Ngayon, pagka sa unang pahid, mas malamig siya. Pero pag tumatagal na, mas mainit na. Kaya, bumabalik-balik pa rin ako dito. Kasi nga, ito ay, bali, kumbaga ito ay hindi masyadong madula sa balat. Pero maganda rin ito kasi nga, ito ay malambot sa balat. Especially nga kung talagang super dry ka. So maganda tong ipahid dun sa mga binti na nagda-dry, sa talampakan, na sobrang nagda-dry, ayun. Pero kung siguro papahid mo to sa mukha at meron kang oily skin, hindi kayo magkakasundo nito kasi nga mas madulas siya eh. Parang feeling ko kapag ipinahid to sa mukha ng may oily skin, titigyawatin. Actually, meron na akong mga napapanood na vlogs na tinigyawat sa paggamit nito. Ayan, pero ito kasi, di ba, ito hindi kasi ito nakakagaling kasi ito ng tagyawat. Pero wag ka. Merong isang klase ng aloe vera gel, yung spray type, tinitigyawat ako doon. Grabe. Sobra talaga. Basta tuwing gumagamit ako noon, nung brand na yun, tinitigyawat ako. So, hiyang-hiyang lang din. Siguro talagang nahiyang ako talaga dito sa The Face. Hindi ko alam kung magkakaiba siguro sila. Kasi sa totoo lang, hindi naman siya puro talagang aloe vera. Kasi marami rin siyang mga iba-iba pang ingredients. Hindi talaga siya pure. Ayan. So, by the way, gaya nga ng sinabi ko, dahil buy one, take one ko itong nabili, itong JEJU Aloe Eyes. Ayan. Ilalagay ko yung isang product na nabili ko sa aking giveaway box. Ayan. So, ito yung isa. So, dahil wala pa tayong kahon, sa paper bag muna natin ilalagay. Ayan. So, ito yung isa pa. Ayan. Ayan. So, ito ay ilalagay ko dito sa ating paper bag na mahiwaga. At itatabi ko to dito sa ating mahiwagang paper bag ng internet na inakabit ko. Ayan. So, ilalagay ko to dito at mag-iipon tayo ng pampag-giveaway. So, bakit ako mag-iipon ng pampag-giveaway? Kasi malapit na ang ika-2 years ko sa aking pag-YouTube. Yeah! 2 years na tayo! Ayan, so, dahil pangalawang taon ko na at mostly ng mga binavlog ko ngayon ay mga pang skincare. So, ang ipapamigay ko ngayon ay pang skincare. At marami-rami akong ipamimigay siguro ngayon. At dahil maswerte tayo ngayon, dahil marami nag-sponsor sa atin, marami akong ipamimigay. Siyempre, patitikimin ko kayo ng mga natanggap ko. So, sa ngayon, meron tayong isang item dito sa ating mahiwagang paper bag na sa susunod kahuna. Ayan, ito ay ipamimigay ko sa
first week ng August. Matagal pa ako magto 2 years. So, intay-intay nyo hanggang makarami tayo. Ayan! So, that's all for today's video. Kung nagustuhan nyo to, huwag kalimutang i-click ang like button. And syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, pakiclick naman po yung subscribe button. Isama mo na yung bell, ha? Para tuwing mag-upload ako, ting! Ayan, mano-notify ka. So, magkita-kita tayo muli sa aking mga susunod na video. Bye!